Sa ibang balita, lima ang sugatan sa salpukan ng jeep at kotse sa Barangay Ugong, Pasig City kaninang madaling araw. Ang aksidente, posibleng bunsod daw ng karerahan ng ilang jeep sa highway. Balita natin ni Jay Sabale. Naabutan naming nakahandusay pa sa kalsada ang jeepney driver na si Olimpio Santiago. Ang mga pasero ng jeep, sugatan at nakaupo sa gutter. Ang driver ng kotse na si Susana Ojeda, nag-iiyak at halos mag-hysterical na habang dinadala sa ambulansya. Palast ako. Opo, opo. Wala tapos po. She was there. Wala namang death. Bandang alas 2 sa madaling araw na magsalpukan ng jeep at kotse sa Ortigas Avenue, Corner Green Meadow Street, Barangay Ugong, Pasig City. Nakatagilid, nakaipit sa poste at wasak ang jeep. Habang ang kotse, wasak din at nakasampa pa sa center island. Takbo nung nung driver, yung sasakyan, nabilis ng takbo. Kwento ng saksing si Dennis Niño, nagkakarero raw ang tatlong jeep sa highway nang mangyari ang aksidente. So sinong mali? Ito po yung jeep. Pat, ano ginawa nito? Dire-diretso po yan, naka-red light eh. Oh. Ito po yung kumakarera, kasi yung naghahabol ng pasahero. Oh. Mabilis na rumisponde ang Ugong Rescue, Pasig City Rescue at Barangay San Antonio Rescue sa pinangyarihan ng aksidente. Sir, yung inabutan natin ito, ang condition ito, red condition ito, suspected spine injury siya dahil umagis siya sa pag-aabangga niya, umagis sa labas. Likewise, mayroon siyang head injury. So, yung troll bleeding natin, tapos kaya iningatan natin siyang isa ilipat sa spine board. Itinakbo ang limang sugatan sa The Medical City, kabilang ang driver ng jeep na hindi pa makuna ng paliwanag kaugnay sa insidente. That is a reckless imprudence resulting to damage to property and multiple physical injury. Jay Sabale, GMA News.